Asan ang pusok ng si Pautak yan? Ay, say direct contact, no? Ano possible legal implication yan na Atty. Lorente? We are doing all the legal remedies po para counter all of this. At in fact, today is very important, very crucial. Kasi nga, these are right to life, liberty, and property na kasi. However, ito pa rin sila. So, series po of legal remedies pa rin po ang ginaan natin ngayon. Ang ina-prepare natin, iba yung PRO po. Nang namumuno sa Regional Police Office 1, na hindi recognize ang isang kautusan ng korte sa ilalim po ng umiiral na demokrasya sa Pilipinas. Hindi siguro kalabisan na siguro humingi tayo ng saklolo doon sa Eastern Mindanao Command sapagkat wala tayong magagawang hindi naman tayo nanlalaban sa kanila. Kaya nga tayo dumulog sa korte, Jade, ano? Ina. Sapagkat nais natin sumunod lahat sa batas. Ayaw na rin sa kagustuhan ni Ginoong Bongbong Marcos na sumunod sa batas. Ngayon naman na sumusunod tayo sa batas, ito naman kanilang mga galamay sa Philippine National Police would not even recognize a writ of amparo. This is more than just a temporary restraining order or a court injunction. Kasi ano ito eh, protection order ito. Mm-hmm. Ibig sabihin, isa kang banta, kaya ka pinipigilan ng korte. Tama. Sir Jay, dahil nabanggit mo na rin no, si Bongbong Marcos Jr., kanina kasi meron siyang ambush interview regarding nga dito sa nangyaring paglusob sa ating religious compound at dinepensahan niya ang operasyon ng PNP at ang sabi pa niya, yung inspection daw ng 30 hectares ay kailangan daw talaga ng maraming tao. Yung okay na tayo nun eh, ginawa na nila yan ilang araw na, pero ngayon meron ang utos ang korte na nagsasabing lisanin nyo yan, you have to cease and desist. Ang ibig sabihin yan, huminto na kayo at huwag na kayong gumawa pa ng anumang aksyon na lalabag dyan sa writ of amparo. The mere fact na pinapasok niya itong additional forces galing sa Luzon at Visayas is isang tandisang paglabag ito, no? Sa kautusan ng korte. Tama. Malaking pananagutan niya rito at sampu ng kusino man ang nagpapagalaw kay Mr. Torre. Mm-mm. At ang malala pa rin dito kay Marcos, hindi daw siya naniniwala na may human rights violations despite sa mga videos na nag-viral na sa social media kung gaano pagharapal ang ilang kapulisan dyan kung paano natin rato ang ilang mga kapatiran po dyan sa QJC. Alam mo, Ina, I hate to say this, pero pagka ganyan na kasi ang posisyon ng presidente ka pa, ikaw ang ano na yan eh. Kaya ako, parang gusto ko na rin maniwala na isa siyang bangag, isa siyang wala siyang karapatan talaga mamuno. Kasi di lang pwede magsinungaling yung video. Tapos sasabihin mo pa walang human rights violations. Parang nagkalat ang hindi mga na po tama na nagbubog-bog ang mga polis. Siguro manatili pa siya sa kanyang posisyon bilang pinuno ng bansa. Kasi mapapaamok tayo lahat dito. Tayo yung 110 milyong Pilipino pagka ganito ang
yes. Klase ng namumuno. Yes, at ano po, Sir Jim, makikita natin yung lantaran, no, na paggamit ng kanyang kapangyarihan na kahit po ang korte ay hindi niya na nire-respeto. Diba? Eh, down the line po yan nga kay Tore. Kasi hindi naman magiging ganyang katapang po si Tore kung wala po yung backup sa taas. Diba? Binuhin yung korte po. Ang dinailan niya dati, kaya sila nandun dahil meron na silang order, no? Nagaling daw po sa korte. Ngayon, meron binigay ulit. Hindi niya rin kikilalanin. Ibig sabihin, meron silang sariling batas na sinusunod. At hindi po yung batas ng mga Pilipino. Pagka pabor yung ruling sa kanila ng korte, okay sa kanila. Pag hindi na pabor yung ruling, binabastos na nila yung korte. Abay, teka muna, sandata ang lakas ng Pilipinas. Wala naman sigurong dahilan para hindi kayo kumilos. Pagka ganyan po, ang ginagawa ng isang armadong puwersa na aubahagi ng armadong puwersa na ayaw kilalanin ang ating batas, no? Lalong-lalong na po yung naayon sa saling batas at maging desisyon ng korte na ngayon lamang po inilabas. Alam mo, ako, I was not expecting Judge Juanes to issue the writ of amparo kasi noon pa pinag-uusapan namin yan na mukhang ano siya, hindi siya nagalaw ng pagkatagal-tagal, pero apparently, nakita niya yung wisdom yes. ng hinihingi natin at kapag Raka kanina ay pinarapat niya na ilabas yung kautusan, ano? Mm-hmm. At pagbigyan yung petition for a writ of amparo na isinampa ng Kingdom of Jesus Christ dyan po sa korte ng Republika ng Pilipinas. At we are really praying, Sir Jim, ng ating judiciary, no, na i-uphold talaga ang rule of law at hindi sila ma-implement siya kung anuman. Kasi ang executive at legislative, no, sa tingin talaga natin ay hawak, no? Merong may isang kumukumpas dyan. At may bahagi ko lang po, Sir G, kasi yung official page po ng PRO 11, meron silang post, no, 1 hour ago. At ang sabi nila dito, parang mga makaliwati, may justice for Kibolis victims, stop resisting the law. Binabaliktad na naman po nila, no, ang nangyayari ngayon na sinisisi na naman po nila kami despite all the evidences, no, 24/7 tayo nakabantay sa ginagawa po. Gagawin nyo nila yan because they have to justify what yung kanilang kabugtutan. Otherwise, talagang malaking kahihiyan yun. Imagine mo, lulabag mo lahat ng batas. Ngayon, ito nga eh. Ako, I was expecting kanina, paglabas ng writ of amparo, that they will question this before the Supreme Court. Mm-hmm. Kasi nga, paninindigan nila eh. But in the meantime that they do that, ano pangalan nito? They will have to follow the order of the court. At the same time, pag ito na-sustain kasi, magbe-benefit ito. Kaya ngayon, nagkakaroon na ng lamat yung alyansa ng administrasyon at ng mga progresibo. Kasi yung mga progresibo, gusto rin nila na kung ito'y kukwestiyonin ng Malacanang, itong writ of amparo na inisyo ng Regional Trial Court ng Davao, at ito ay susustain. Kasi kung ito'y question of human rights. Mapanitindigan ngayon, it will benefit hindi lamang yung maganda pala dito para kita yung mga tao. Lahat ng human rights advocate sa Pilipinas. Sir Jay? Sir Jay? Luzon, sa Visayas, no? Mag-isod sila sa mga, pininsan yung mga mura lang ni Jade, no? Pero sir, wait sir, kasi Tagalog ko sir, galing sa PRO 4, so, sige, ano mo, titansin mo na lang. Sige. Then pong naliwan ka pang tanga na polis. May kiyabi, may panalara kiti, na yung Dabao. Yung pong pamagbalik kem, eh na pong makatun. Eh na pong makatun, huli nga, kina pong order, but keep korte, iyawos na pong writ of amparo. Protective order po yan, ibig sabihin, cease and desist. Bawal po kayong manatili dyan. Ngayon, kung inuutusan kayo ni Mr. Torre, yung regional director ng RPO 11,
unless you want to come also from General Marbil, which makes it more difficult, no? Dahil yan ay talagang direct contempt na pong tawag dyan, no? At I am sure yung mga abogado po ng KOJC ay gumagawa na ng kaparaanan, no? To get this case into proper ano, sa kanilang lugar. Yung mga kababayan po natin, galing ng Batangas, galing ng Kusasa, meron kasi dyan, ginawa nila dyan, may walo galing sa Batangas, walo galing sa Laguna, pinaghalo-halo yan. Nabibigayan, galing ang ginawa dito. May ginawa galing sa Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, gano'n. Eh, tayo okay na sana kanina dahil na natutuwa tayo dahil makakapagpahina rin. Alam mo, walang mga tubig yung mga pinalitan nila niya. Walang kain, walang tubig na maayos. Natutuwa tayo sapagkat lahat tayo we can now move, no? Balik sa ating normal life. Pero kung ganito, meron pong isang, I hope hindi kasiraan ng ulo ito ni Mr. Torre. Kasi this is already beyond logic eh. Hindi na po ito gawain ng isang matinong nag-iisip. No, kasi may court order po. Ngayon kung, kasi sabi nyo, nandiyan kayo because of a court order, merong warrant of arrest doon sa babae na inaharap niya, hindi nyo manapit ha. Ngayon, court order po ito, protective order. Cease and desist. Sa Tagalog po yan, pinagbabawal kayong manatili na dyan. Pinaalis na po kayo. At huwag nyo na pong hintayin na maglabas pa ng iba yung kautusan ng korte dahil magkakaano na po tayo. Magkakaproblema na tayo yan. Kami mapipilitan na kaya nga kinukuna na rin namin kayo ng mga video pati mga mukha ninyo sabagkat por si kaso hindi po kayo sumunod sa bata. Mapipilitan po kami magsampa ng mga kaso laban sa inyo na maaaring ikasama ng inyong pamilya. Makatanggal sa inyong serbisyo, mawala lahat yung mga retirement ninyo at kahihaya kayo sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo.